Nasirang kaloring. Welcome sa Kaprasong Sandali, Kaprasong Kwentuhan, isang pagbabalik-tanaw sa nakaraan. At ngayon ay balikan natin ang mga relocation site. Dito ay nakikilala ko ang mga leaders, mga pinuno na masasabi mong mapagkakatiwalaan. Makikilala mong mahusay. Kapag iniwan mo ang trabaho, ay hindi titigilan hanggat hindi natatapos. At tignan natin ngayon ang katangian ni Lorenzo Tiongson o Kaloring ng Northville 8 ng Kalumpit. Ilang beses ko siyang nakikita kapag nasasabi ang Kalumpit. Lagi siyang nakahubad kapag kausap mo. Tatlong beses ko na yatang nakausap at lagi siyang nakahubad. Pero pagdating ng pang-apat, ay naka-t-shirt na siya. Bakit kaya? Sapagkat nakita niya na ginagalang ko ang community niya, kaya ginalang din niya ako. Igagalang niya ang taong sa community niya ay gumagalang. Walang pari, walang mayaman, walang mayor, kung hindi gumagalang sa community niya. Yan, si Kaloring. Naimbitahan ko siya sa School of Good Governance for Social Development. As sabi niya, titignan ko po, Father, hanggang sa dumating ang araw na iyon. Nag-short lang siya, pero ang trato ko sa kanya ay mataas. Sobra yata siyang na-touch na ang ginawa niya sa susunod na meeting namin ay nakadesente na siya. Dahil sa binibigyan namin sila ng pamasahe at konting pera, kaya't ginawa niya ay pumunta kaagad sa Ukay-Ukay para makabili ng bagong terno. Kaya't sa ikalawang session ng SGGSD ay nakaporma silang lahat. At pinag-uusapan nila kung sino saan kinuha mga damit nila. Si Kaloring mula itaas hanggang sa ibaba ay galing lahat sa Ukay-Ukay. Mula puting rubber shoes, maong t-shirt. At sabi niya, sobra pa ang ibinigay niyang pera sa akin. Minsan sa isang pagpunta ko sa Kalumpit, ay inabutan ko siyang hinahabol ng tabak. Kaya't ginawa ko ay tahimik lang akong tumuloy sa bahay nila. Nandong asawa niya, naghihintay sa kanya. Pagkaraan ay umuwi ng bahay, saka binalik ang tabak at tabi sa akin ay umano at sinasabing, Father, pasensya na po. Inabutan niyo ang hinahabol kong mga taga-relocation site. Hindi kalaunay, namatay si Kaloring. At bilang ama-amahan ng mga relocation site, ay pinuntahan ko. At pagpasok ko pa lang sa bahay ay pinuntahan ako ni Mrs. niya at biglang niyakap at sinabi ng lahat ng magagandang naidulot sa kanyang mister ng Adamson University. Sinabi niyang si Kaloring ay hindi na nagbabasa pero dahil may assignment siya pag-uwi, kukunin ang libro at sa kandila at sa hating gabi ay doon siya tatahimik at mag-aaral. Hindi iwanan ang libro hanggat hindi naiintindihan. At sa araw-araw na ginawa ng Diyos, si Kaloring bilang leader ng relocation site ay mangunguna sa discussion ng mga estudyante ng mga leaders. Lubha akong nadala ng kwentong iyon na napagtanto ko na ang School of Good Governance for Social Development kailangang ipagpatuloy sapagkat siya'y pinaghuhugutan ng katalinuhan ng mahihirap. Napagtanto ko na ang eskwelahan ng mahirap na iyon at walang ibang tutulong sa kanila kundi ang Adamson University
para matapos may paniniwalang sila ay mahalaga at importante. Huwag po kayong aalis at kami babalik dito sa sandali, kaprasong sandali, kaprasong kwentuhan. Sige po at aabangan namin kayo sa susunod na kabanata.